Magandang hapon mga kalalay. Ang ating lulutuin po ngayong araw na to ay yung tatanghalian namin ng aking mister. Bueno, ang ingredients po ay mantika, onion, kamatis, garlic, mga tatlong butil po, 1/4 cup na kiniling na baboy, 1/3 cup na or 1/2 cup na hipon na binalata na. Tapos po ay isang lata o half na lata lang po ang gagamitin ko dyan. Spinach po na nasa lata. Nabili lang po namin yan noon last trip namin. Then isang lata na whole kernel corn. Then gagamitin po tayo ng asin at paminta. Hindi ko lang po nakunan. Then, start na po tayo. Preheat po natin ang ating pan. Tapos po, igisa po natin ang garlic. May oil na po yun. Hindi ko rin po nakunan. Garlic. Tapos po, isusunod na natin. Pagsabay na natin yung dalawa, yung onion at ang kamatis. Antayin na po natin medyo mag-isa-gisa ng konti yan. Then, ayan, itatambog na po natin itong onion at saka kamatis. Meron din po akong spring onion, pero optional po yan. Kaya lang naman po nagkaroon yan. Dahil medyo patubo na yung onion ko. Stock na po. Ayan po, igigisa lang natin siya. Then, antay-antay natin medyo maluto. Then, nalagyan na natin yung ground pork, 1/4 cup. Then, ilalagay na rin po natin yung ating, ano ba to? 1/2 cup na shrimp. Ito pong lutong to ay gustong gusto namin. Actually, ito lang po yung lunch namin. Wala na pong iba. Meron po kami leftover na chicken. Then, yun lang po. Hindi na po kami mag-rice kasi meron na pong corn. Bali, ang gagawin po natin ay teka muna. Ayan, ilalagay na po natin ang ating shrimp. Gisa-gisa. Yung pong shrimp na yan, nabili ko lang po yan sa grocery. Then usually, ginagawa ko po, bumibili po ako ng balat na. Tapos, mga 500 grams yun. Tapos, i-dinidivide-divide ko na yan. Supot-supot. Isang malaking supot, i-separate ko siguro. Pag-aanimin ko siya, or lima, then susupot na maliliit, then i-freeze ko. Para isang labas, isang luto. Diba? Hindi yung labas-masok sa ref yung hipon. Tapos, yun, ilalagay na po natin yung corn. Hindi ko rin pala nakunan kasi pinatay ko kanina itong video. Ilagay po natin ng corn. Hayaan natin siyang mag-gisa-gisa po ulit. Then, maya-maya po, dadagdagan natin siya ng water. Yan po. Palibasa kasi medyo nagkakaedad na. Kaya ang ginagawa ho namin, nililesa namin yung rice namin. Minsan, yan lang, soup lang. Tapos yun nga, may leftover kami na chicken rotisserie. Yun, half noon, natira namin from kagabi. Kaya yun na yung lunch namin ngayon. Kaya medyo tipid din. Nilagyan ko na po siya ng water. Tapos antay lang po natin siyang kumulo. Timplahan, pwede na rin po natin siyang timplahan ng salt and pepper. Tapos so, yung sa gulay po, pwede naman din pong hindi spinach. Pwede po ang malunggay, pwede po ang dahon ng sili. Kung ano po gusto nyo. Basta ang main ano po dyan ay yung corn. No? Pwede rin po kayo maglagay ng Chinese cabbage. Yun po. Or cabbage. Iwain yung maliliit. O carrots.
Nasa sa inyo po kung anong gulay yung gusto niyo ilagay. Kung anong available sa inyo. And since wala po akong available na gulay ngayon, hindi po ako nakakapamili. Nilagay ko na po yung isda ko na ano. Ilalagay na lang po natin yung ano, spinach. Mga half lang po yung gagamitin ko doon. Kasi ang dami po nun eh. Pagka po nilagay ko lahat yun, hindi na natin makikita ang corn. Pwede din po tayo maglagay dyan ng noodles if you want. Minsan pa naglalagay ako ng couscous, noodles. Kasi isang noodles na ano, yung parang korting rice. Naglalagay din po ako minsan noon. So, free po kayo kung anong gustong gawin nyo. O anong gusto nyo isahog. Basta mahalaga, may hipon, may konting pork, at saka yung corn. Okay po. Yan. Kalahati lang po yung nilagay ko. Kanina nga po eh, nung bali ngayon, ini-edit ko na siya. Kanina yung niluto na yan. 1/4 na lang po ang natira. Dalawa lang kaming kumain. Ang sarap po talaga. Parang yan ang pinaka all time favorite namin. Yan po ang corn soup. Corn soup po. Simple lang po. Pwede nyo naman pong i-revise yan kung gusto nyo. Nasa sa inyo po. Basta yan po isang latang corn. Tapos yung tubig niyan, siguro mga 30 ounces no water ang nilagay ko. Oh, tama nga ba? 30 ounces no water. Ayun, kung tatabang naman sa inyo, pwede nyo rin pong lagyan ng nor cubes, kahit 1/2 ng isang cube, kasi maalat naman yon. Para mas malasa, you can do it. Or, konting chicharon. Ayan po. Nasa sa inyo po. Pero, itry nyo po ito at pihadong magugustuhan nyo. Sana po, mag-comment po kayo sa aking vlog na ito. At lagi nyo po akong sasamahan sa panonood ng aking mga video, at saka huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-like. At hanggang sa muli po, sana po lagi niyo po akong susubaybayan sa aking vlog na ito. Maraming salamat po. Ayan po. Naitabi ko na po yung aking kalahati ng aking spinach. Gagamitin ko na lang po yun sa iba kong lulutuin. Tinabi ko yung 1/2. Sinupot ko or pinlastic ko. Then, ilagay ko na po siya sa freezer. Sayang din po yun. Isang lutuan pa din yun. Ayan. Naku, matutuwa si Mr. nito. Masarap. Sana po ay nagustuhan nyo to. Huwag nyo po akong kakalimutan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye bye po. House, ang happy kasi.